that. Kaya nyo yan. Sa mga minamahal nating kapatid, of course, na naapektuhan ng bagyong Odette. Ayo nga, stay safe sa ating lahat. Kapit tayo. Dahil sama-sama tayong babatiin pa rin ang Pasko kasama ating mga pamilya. Kaya kapit lang kayo. Kapit kami dito sa M3, dito sa Mobile Legends, ay kasama nyo kaming, of course, you know, saying our thoughts and prayers for everyone, for every Filipino people. This is it. Game number 4. Ladies and gentlemen, between Onyx PH versus Blacklist International, diving into the Land of Dawn, this is the M3 Grand Finals. Is this the final game? Gumame dito ang Onyx ng Vision, plus you have the damage output as well on the mid game. Marky Goldlane Farsa. I like it. Makakapag-farm ka kagad, makakakuha ka kagad dito ng gold, gagana agad yung lineup nyo. Yep. And the fact na meron kang Natalia, it also complements the Mountain Shocker. So madali kayong makakuha ng pick-off. Isang chingas mula kay Baloyski, isang kalmot mula doon sa ating Natalia, babagsakan ka talaga ng langit. Again, you know, removing the metaphors here, ang ganda talaga ng Farsa Auto the Gold Lane kasi we're rushing the first items din eh. Oo, rush talaga kagad yan. Kumbaga Rush B. Rush B ka kagad. Kaso ang problema dito, Rush B din talaga ang Blacklist International. You have the double marksman setup. Nakita natin to kanina ng mga previous game. Indeed. Nathan plus Beatrix. Parehas carriers ng heavy damage artilleries plus ang bilis ng push capability, Shiku. Oo, kaya nang dahil dito, if ever you are Blacklist, dapat aware ka na lamang din kayo late game. So habang tumatagal ang laro, nagiging confident this time ang Blacklist International. Not to mention yung composition nila, talagang bagay na bagay sa isang team na naka-actually kuha ng 3-0 sa isang series. They have the Joe, they have the Paquito. Ito yung malakas mang puwersa ng mga lineup eh. Just look at that. Makikita mo yung poke downs na pwedeng gawin nila. Kanina si Haji nakakuha ng isa dun sa may mid lane natin. Yung also si even the likes of Wise poking it out against that Farsa. Ayun nga eh. Si Wise this time. Si Wise ang nag-Nathan. Yapisor. Medyo na clickbait eh. May onting singas pala dito. Kanina, pagkakaalam ko, Haji was using the Beatrix. Ito yung kalakasan ng Blacklist International. May mga heroes kasi sila, Shin, na kaya nilang mag-switching. Kaya nilang i-bait. Alam mo, ito yung gagamitin. Line-up na meron kang Wise, line-up na meron kang Oh My B, Oh My God, nakuha ka agad si Hatred dyan. 2-0 na ngayon ang mga taga-Blacklist na nakapwesto pa sa may turtle natin. Haji is also on the line. Palapit na sila dito kaagad. Turtle agad na nakuha na Blacklist. Okay. Okay medyo, sila. Medyo rumaharat-rat na si Oheb. Ladies and gentlemen, this is the Beatrix na maagang magiging online on this killing spree, level 5. Medyo nakakatakot yan. Nauso na kasi sa ML ngayon yung mga sniper. Ooh. Parang ganyan, off-cam kill, Shin. 3-0 mga tol. If you want to emphasize doon kung gano'ng kalaki lang ngayon ang Blacklist, there is the gold lead. Emphasize there, 880 on our screen. Actually, nag-fluctuate patungong 900. Sitting onto the 1K full core lead ng Blacklist International. Ayun nga, tignan mo pa naman, Shin. Sabi ko sa inyo, laban agad na parang ganyan, di ba? At level 1, kailangan matuto na kayo kagad mag-rotate. Look at this, may switch na gagawin, but this time, sabi ni Venus, pasok tayo! Masyado mapanganib yun. Baka pwede ka malata doon. You got Oh My Venus here. Who's able to get a flicker out. Down patungo doon sa may pixel brush. Ang ganda naman ng takas dyan. At walang casualty makukuha ng mga taga Onyx PH. So okay lang. Ang galing ni Oh My Venus. Galing ni Oh My Venus. Lumipad kagad yung Matilda Airlines. Pinakitaan lahat ng mga bansang lumipad. Pabalik sa kanilang bansa. Pinakitaan lang kagad. Lipad! Kaya mong lumipad! Oh My Venus. Isa sa mga talagang kilalang Matilda users na dagdag pa sa kanyang arsenal. Dati Estes ang nakita natin noong panahon eh. Actually, sa mga panahon din sa upper bracket na nakikita kong lamay yung Onyx PH at nilalaro ng Natalia, dapat nandun si Baloyski eh. Di ba? Parang pang finisher moves. So medyo talagang iba ngayon. Guys, hindi natin sugarcoat. Blacklist International has a very, you know, momentous lead, even sa game number 4. Tsaka medyo kumalma si Hatred dito eh. Kasi ang gamit niya ngayon is the Rafaela. Usually, si Hatred, siya yung agresibong mage. Minsan may Cho pa siya. So sabi ng Onyx dito, saglit,
Baka kailangan nating huminga. Yes. Baka kailangan nating mag-inhale. Totoo, totoo, tol. Inhale, exhale. Oo, minsan sa buhay, kailangan mo ng ganun eh. Iba kasi talaga din na naging kwento ng finals natin, paring Manjin. Oo. You have a PH versus PH final, so parang ang naging vibes mo, parang kalaban mo, kapitbahay mo lang eh. Oo, nga eh. May familiarity na kayo sa isa't isa, pero kailangan ma-remind ang mga taga-Onic PH ng kanilang pinaglalabanan, World Championship. World Championship to. Diba? Actually, yun nga yung ayaw mangyari muli ng Blacklist International. Nung nakalaban nila yung Exynos, ayaw nila na parang ma-money in the bank sila. Oo. Na nakuha na nila yung briefcase eh. Tapos biglang tumunog yung team song ng Exy. Ngayon, tignan natin kung kayang gawin yun ulit ng Onic. Kasi piruin mo yung Onic ha, 9-0 sa upper bracket all. Tapos ngayon pinapalagbag sila na parang ganyan. Nakuha si Omay Bidoon. Maganda yung lapag ni paring Hatred. Aba may emote pang kasama kahit 3-0 na silang behind. Automatic kasi yan. Automatic kasi. Part ng combo. Oo, naka-config yan. Naka-config pala sa cellphone. Yun naman mga kaibigan. Hatred doon. Na-atras ngayon. Haji to the forward side. Na bursting yung ating Rafaela. And of course, hindi pa tapos ang ating laban. Tuloy pa rin ang laban as Larsky will do the flicker out. This is Haji with the kick. Up. Haji with the kick. Sabay nung wala si Marky. Three are down. Hindi sana sumunod si Larsky. Of course, it's gonna be the take on tower mid. And still the lead of Blacklist is big. 3.6. Man, ito na talaga ang bagong uso ngayon. Yung pass phase early game na ginagawa ng Blacklist International. Speed lang, tol. Speed lang, tol. Coming in mula sa lower bracket. Fighting here. The team that has been sweeping the upper bracket. Onic PH, oo, no? Nga eh. Kakaiba yung pinapakita ngayon. Hindi maka- That's a PH versus PH match. Hindi makatapat sa bilis ang Onic Philippines. Paring Shinbu, kumbaga mas mabilis pa sila sa faster, mabilis pa sila sa quick, mas malakas pa sila sa stronger, mas malakas pa sila sa stronger, at mas okay pa sila sa better. Better na better talaga. 1-6. 6 kills for the side of Blacklist International. Tuloy-tuloy ang aggression. Ito yung mga gustong laban talaga eh. Yeah. Yung tinatrap nila ang Onic Philippines, hindi nila tinitigilan, Shinbu. Nag-aantay lang sana ako dito ng Baloyski moment. Si Hatred, emote pa rin. Pero huli ka, Betchin, si Baloyski dito na ako, tinanggalan ng kutsara. At lalayo na lamang ang mga membro dito ng Onic PH. As you see them, really dominating it. Even if they don't see Baloyski, alam nila saan nanggagaling yung order. Alam talaga nila, parang kabisado na rin kasi nila eh. Mm. Ang dami na rin kasing VODs eh. Alam mo naman, fan tayo ng mga VODs. Oh. Ang dami ng mga YouTube VODs na kinuha yung mga picture ng mga players at nilagay na yung title na Baloyski ganito, o may Venus ganito. Ang dami na lang napanood, kabisado na nila yung rotation ni Baloyski. 1-7, tol. Oo, tol. On a world finals here, game number 4. Wag na natin tingnan yung score. It's actually 5.7K at, on the gold lead. At eto na kasi yung panahon, Shinbu, na nag-call na ang Blacklist International ng UB time. Yep. At 5 minutes, binanggit natin to kanina, nagsama-sama silang apat, tapos biglang may mahihiwalay na isa. Magpa-farm lang si Wise ng magpa-farm. This is Onic na kailangan kailangan ng disiplina. Yeah, ito yung literal na disiplina ng Pilipino. Hindi pwedeng umasim. Baloyski, hindi rin siya makakuha ng kill dito kagad eh. Yeah, and we are still sitting on the third turtle timer. Tingnan niyo yung mga icons doon sa upper left feeder. You also see 3-0 na kagad doon sa turtle aray. Ngayon, yung flicker ni Dilaski. Nilamon. Tapos makikita mo, iluluwa doon sa may under the third. It's gonna be a clip there with Haji. Tuloy-tuloy pa rin. Nice pick off para kay Dilaski this time. Ang bawal lang mangyari for Blacklist International is mag-overextend. Yep. Double marksman sila. Pag double marksman, alam mo naman, medyo malambochi pa rin. So medyo, kailangan nilang respetuin dito yung burst damage. Yi Shunshin has the shocker, has the crits. May execute si Baloyski. Meron ding far sa feathered airstrike. Oh! Ang init nila, Baloyski sa may pinakailalim. Tapos nawala yung silence. There's still a very nice follow-up mula dito sa ating Hatred on the far side. 2-0 na kagadang nagawa nila. Double kill pa ang nakuha ng ating Natalia. Napakalinis na kuha ng Onic PH. Napakalinis din na feathered airstrike ni Marky. Medyo bad boy. Pwede pa pwersa yun yan, paring Manjin. Lalaban ka to. Down in the mid. Susubok nilang ilaban. Why sa may pinakaharapan? Dilarski also zoning it out. Of course, so-called teamwork na lang yan luwa. Uy, meron pa yatang magpapakuha. It's gonna be Edward. No, hindi wala. Na. Okay. Napakagandang respeto mula sa dalawang kupunan. 4-7 is the scoreline. Hindi binitawan ng Blacklist International yung kanilang mid lane. Yep. They know na wala ng feathered airstrike. They know na kayang-kaya na actually ni Wise din na i-clear out yung mid. May konting offset din. Kanina 5.6. Ngayon, nasa 4.2, 2.9 yung lead. Oo, palag na. May konting mga punishment na nakukuha ngayon dito yung Onic. Pero alam natin, medyo kulang nga, Chi! Oh, head!
Ah, oh, pre. 'Yun ang kailangan bantayan ng Blacklist. Yeah. Yung pasabog ni Marky. Alam mo ba si Marky na ngayon ang binansagang bagong bad boy ng MPL? Oo, oh, siya bagong bad boy. Mentig na muna. Ayun, na-deads tuloy, binati mo kasi. Na-deads tuloy. Kasi si Marky, kung maganong pumasok siya, may swag na agad eh. May swag na kaagad. Tapos talagang na-activate siya pag pinagamit mo siya ng mga marksmen, sa mga ganyan. Tapos, yung attitude niya towards him, pag nag-init na, alam mo yun? Well, maganda ang bitaw ni Marky nga doon sa kanyang farsa. No? Remember, sitting here at 2-2-1, fully elated towards early burst, especially yung kanyang emblem dito. Now, tignan natin sa ating mapa, we got Blacklist International already positioning himself towards that lord. Actually, malayo sila kay Rimo. Kambigay ito. Level 1 Lord to. Yeah? Tignan mo yung kalakasan ng Nathan, paring Shin. Okay. Kung gaano kalupet yung theory of everything. Yung mga bumabounce-bounce sa mga sagok. Bounce-bounce-bounce-bounce, Edward. Aray. Okay, maling pinasukan na liga. Ang ganda ng further there strike. Habang, doon pa rin si Baloy. Walang ibang option yung Onyx Philippines dito, Shin, kundi hintayin yung Feathered Edge Strike Proc. Yeah. Kailangan nila dito na magandang kuha, magandang setup doon sa dila ni Dilarski. Tapos, makakuha sila dito ng magandang mga paputok na meron si Marky. Kasi si Marky lang yung pag-asa nila eh. Yeah. Every cooldown of the Feathered Air Strike is important for Onyx PH. May impacts. No? Oo, may impacts. Yun talaga sa laruang ito, mga kaibigan. Maganda rin yung mid-shield na ginagawa ni Dilarski doon. Wise is there. Marky grabe the first one to be clipped down dito. At sinubukan mang indahin nyo ni Marky. Marky siya ang namaalam. We have Dilarski naman. Natatakas na lang dyan as the chase down is done by the Blacklist International. Still, Baloyski, mga kaibigan. Get that opportunity to get in Blacklist International who's going for the push dito sa inhibitor turret. Oh, hip nyo, gigil na naman. This is Haji once again with the knock-up. Meron bang dila? Hindi na makakadila. Masiglan ka putol. Nako. Meanwhile, up. Alako, dumidiretso to. Kumukuha pa rin ang tensya si paring Baloyski. Alam naman ng mga taga Blacklist International na hindi nila kailangan magmadali. Pero baka merong minion wave na makakalapit sila doon sa base. Nagparamdam si Baloyski. Medyo nataranta. Si tignan mo na wala na rin siya kasama. It's gonna be a 4v5 situation under the base dito ng Onyx PH. And now the rotation coming in for Blacklist International sa my bottom lane. Hindi makapag-jogging-jogging si Baloyski, paring Shade mo. Todo pawis na siya doon sa bandan sa likod. Wala siya mapingko. But meanwhile, that is the overextension mula kay Edward. Towers are falling down sa loob ng base ng Onyx Philippines. Lakas ng Blacklist International sa larong ito. Mga kaibigan, dalawang tore lamang ang nakuha sa kanila. Already knocking down the 2 turrets here as well. On the inhib side ng Onyx PH. Wala rin, wala. Yung lineup kasi ng Onyx, gusto sana nila psychohin yung Blacklist sa umpisa eh. Kasi Natalia Pixel eh. Kumbaga kung ikaw si Baloy, nilabas mo na yung alam mo yung kapag si Yami Yugi, ilalabas niya na si Dark Magician, nilabas niya na dito, nilabas niya na yung kanyang Pikachu. Kaso walang nangyari. Nilabas na ang Pikachu, pre. Nilabas na ang Pikachu. Mula sa Yu-Gi-Oh. Mula sa Yu-Gi-Oh. Ibang mundo yun. Pero nandahin dito, look at this, Baloyski is totally shut it down. Yeah, at kailangan nilang mag-sync ng mabuti. Ayan mga kaibigan, World Championship pa rin ito. They're gonna be catching down dalawang lane para kay Baloyski. Baloyski, anda na ang ulam mo! Baloyski! Let's see here! That's gonna be Edward knocking forward. Baloyski na palayo and dash down! Walang sagot ang mga membro ngayon ng Onyx PH. Hindi na siya nakapag-sidestep. Inabangan ng Blacklist International si Baloy. Si Baloy nawala ng apoy. Apoy, pre. Wala ka na ang apoy. Apoy, umuwi ka na lang. Umuwi ka lang, boy. Dilarski here, speaking of umuwi na lang, mga ating batang general ay makakataas sa may pinakataas. Ladies and gentlemen, naglalaro pa si Edward sa may bandang baba. That's gonna be a collapse here sa mga member ng Onyx PH. Edward will be playing right out. Pero Dilarski, very thick health bar. It won't be enough. Naging 1-for-1. Nahuli si Edward. Nahuli si Edward, pero sinasabi dito ng Blacklist International, huwag yun ang sabihin na mausang kabaks. This is Kairi! Nahuli ng tatlo! Kailangan na ata magdiwang ng mga agent, Shinbu! Dahil naaamoy na nila! If you smell! That's it! That's it, ladies and gentlemen! Isa na lamang ang natitira! Alam na nila at huwag kayong magtataka kasi walang mas malakas na bansa! Walang mas malupit! At alam nyo naman, pagdating sa M3, ang Pilipinas, champion lang ulit! The Blacklist Dynasty continues! Ang that's it! Nananatiling kampiyon! Nailista na! Blacklist International!